Hello guys! Welcome back to my channel, Darren's TV. So today's video, i-share ko sa inyo kung paano mag-turn in o submit ng assignment. Bilang mag-aaral ng new normal, isa sa mga hamon ng pag-online class ay ang paggamit ng Google Classroom. Mahalaga na maintindihan natin ang bawat bahagi nito, tulad ng stream, classwork, at people. At syempre, kung paano ito gamitin. Tulad sa normal na pag-aaral, may mga gawain at takdang aralin o assignment ding binibigay si teacher at ito ay pinapasa gamit din ang Google Classroom. Dahil nga hindi pa sanay ang karamihan, maraming nalilito kung paano magpasa ng kanilang assignment. Ano yung sinasabing turn in? Paano kung kailangan mo mag-attach ng picture? Ganon din ang pirma o signature. Kung may mga kapareho kang tanong, panoorin mo ang video na to. Baka sakaling maipaliwanag ko sa iyo ng maayos. Pumunta sa Google Classroom ng subject kung saan nakapost ang iyong assignment. Pagbukas ng room, makikita mo agad ang stream kung saan nakalagay lahat ng mga post na announcement, materials, quiz, at syempre, ang assignment. Pero mas maganda na dumiretso ka sa classwork para makita mo agad kung ano ang iyong assignment. Tulad nito, i-click natin. Ganito ang lalabas. I-click natin ang view assignment. Sunod mo makikita ay ito. Dito mo malalaman kung ilang points ang assignment na yan at kung kailan ang kanyang due date. Sa bandang kanan, makikita ang your work. Dito mo i-attach ang nasagutan mong assignment. Ngayon, i-click mismo ang file ng iyong assignment. Ayan, open na, pero hindi mo pa ito may edit dito. Kaya naman, dapat i-open mo ito gamit ang Google Docs. Ayan, pwede ka na magsagot. Una nating gawin ay mag-add ng picture. Click insert, tapos click image, then click upload from computer. Piliin mo na anong picture ang iyong gagamitin at saan mo ito kukunin, then click open. Lalabas na ganito ang picture, sobrang laki sa kailangan mong size. Kaya naman may makikita kang blue squares sa bawat gilid ng picture. I-click mo ito at i-drag down hanggang lumiit. Ayan, may picture ka na at okay na din ang size pero wala sa loob ng square. I-click mo ang picture, then click cut. Click mo naman ang square or box, then click paste. Ayan, nasa tamang pwesto na siya. Kung nakita mo na wala sa alignment ang text, i-adjust mo na lang tulad nito. Ngayon, pwede ka na magsagot. Ngayon naman, maglalagay tayo ng pirma or signature. Sa isang papel, pumirma ka at picturean mo, gaya nito. Pumunta kay Google at hanapin ang Remove BG. Yung unang option na lalabas ang i-click mo. Then click Upload Image. I-attach mo ang picture ng iyong pirma, then click Open. Ayan, naalis na ang background ng iyong signature. Click Download. Masasave ulit ito bilang picture. Balik ka sa linya kung saan ka dapat pipirma. Click Insert, then Image, then Upload from Computer. Ngayon, piliin mo ulit ang picture ng pirma na dinownload mo, then click Open. Tulad kanina, malaki ulit ito.
Click lang ang blue squares at i-drag down para lumiit sa size na gusto mo. Ayan, may pirma ka na. Pwede mo nang ipasa or i-turn in. Tandaan, lahat ng iyong ginawa sa iyong assignment ay automatic na nasa-save sa iyong Google Drive. Balik ka sa classwork. Hanapin ang assignment tapos punta ka sa your work. Click add or create. Then, piliin mo ang Google Drive kasi doon na-save ang sinagutan mo kanina. Click recent, then click insert. Ayan, na-attach na ang file ng iyong sagot. Kung sure ka na, i-click ang turn in. May paninigurado si Google Classroom kung sure ka na mag-turn in. So, click turn in. Ayan, nakapagpasa ka na ng iyong assignment. Kung sakaling may nakalimutak ng sagutan at di pa naman na-check ni teacher ang pinasa mo, pwede mo pa namang i-click ang unsubmit. Sa pag-click nito, ang ibig sabihin ay binabawi mo ang iyong pinasang assignment. Muli, may paninigurado si Google Classroom kung talagang sure kang mag-a-unsubmit. Kung may babaguhin ka o aayusin, i-click mo ito. Ngayon naman, i-click mo ang file na in-attach mo kanina. Pag nag-open ito, pwede ka na mag-edit. Muli, lahat ng iyong gagawin o idadagdag ay masasave sa Google Drive. Updated na din sa anumang changes ang file na iyong inopen. Kung okay na ang lahat, pwede mo nang i-turn in. Pwede ka ding magpadala ng private comment kay teacher kung sakaling may gusto kong itanong o sabihin tungkol sa assignment na iyong pinasa. Muli, i-click mo ang turn in tulad sa una mong ginawa. Ayan, tapos ka na talaga sa iyong assignment. Ngayon, sana maliwanag na sa inyo kung paano mag-turn in. Happy learning! So, that's all for today, guys. Sana nagustuhan niyo ang ating video. Kung nagustuhan niyo, please like, comment, at share. Kung bago sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo kung meron kami mga bagong upload ng mga videos. Bye!